only a disciple, and not only a followers and the believers of Christ, but a true disciple of Jesus. Amen? Amen. So in Luke 14:26, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at ang mga anak na mga kapatid na malalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Lagay mo sa English ba din? Mas maganda sa English. Yung Luke 14:26. Sabi dyan, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother, wife and children, brothers and sister, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Amen. Totoo po yan. A disciple, not followers only. So you have to give up your everything. You have to pay the price to be a disciple of Jesus. Amen. Not everybody are disciples, but only a followers or a believer. So hindi lahat ay disciple. Maaaring kayo ay followers lang ni Jesus at maaaring kayo ay believers lang ni Jesus. Magkakaiba yun. Napakalaki ng ano. We got to be disciple. Denial of self. Doing what God say. Embrace your suffering. Amen? So kung kayo man po ay may mga pagsubok sa inyong buhay nung kayo ay unang tinawag, alam niyo po, kaparte talaga yan ang buhay ninyo. Someday, kagaya ko ngayon, naiyak ako kahapon nung inaral ko yung tungkol sa vision ko. But next, ano ko ba? Pero may kaano kasi nito. Kasi bakit? Maaalala mo na lang ang buhay mo ngayon, masaya na. Hindi mo na maalala yung mga sakit at ang mga nakaraan. Kasi naranasan mo na eh. Amen? Pinaranas pala ng una sa'yo ng Diyos yun. Parang kagaya ng sabi ni Pastor Philip kanina, si Joseph. So yun eh, sa next week ko na ano. Kasi bakit? Lahat tayo, para maging disciple ka ni Jesus, you have to deny yourself. Ano yung mga kahinaan mo? Ano yung pinapahalagahan mo sa buhay? Kaya nag-uusap kami tatlo nila Sister Mati. Sabi ko kay Pastora, di ba Sister Mati, dati sinabi ko nung mamatay si Bunny. Inalaw ng Diyos yan. Makunin si Brother Bonin kay Pastora kasi mas lalo niya pinahalagahan kung sino yung pinakamahalaga sa iyo. Doon siya nakapokus. Inalaw ng Diyos na kunin sa kanya. Para ano? Pasakitan si Pastora? Hindi. Para siya maging matatag. Tingnan mo siya mga aral ngayon na iba na, di ba? Kasi sa mga dati. But kahit mababaw siya mangaral dati, pero ang anointing ng Lord nandyan. Yang yung cause ng pagka-disciple mo, kasi you abandon yourself. Amen? Nawala na yung mga pride mo, na dati mapagmataas ka. You have to humble yourself before God. Kasi nakikita ng Diyos kung ano ang laman at ang puso ninyo, yung kaisipan ninyo, nababasa niya. Amen? Hindi ka pwede magmalaki sa Diyos. So not everybody are disciples, but only a followers lang or a believer. We got to be una para maging disciple ka sa ni Jesus. You have to discipline yourself. Disiplina. Na huwag ka lagi nagkakasala para hindi ka lagi nagkakasala. Ano ang manual na dapat ninyong binabasa? Comics ba? Magazine ba? O mga artista ba na sa magasin? O ano? Bible. Yan ang manual dapat ng buhay na binabasa ninyo. Para hindi ka ma-prone sa pagkakasala. Kasi bakit? Nandyan ang gabay at patnubay ng Diyos sa inyong mga buhay. Pag binasa ninyo yung mga karakter dyan, kung paano sila binago ng Diyos, amen, na dapat natin tularan. Yes, tao rin sila. May mga kahinaan na katulad natin.
atin. At ibig sabihin, kung ang dati mong buhay natagpuan ka ng Lord na makasalanan, kung ikaw po ay binago ng Diyos, nakaroon ka na ng pag-asa, tinatransform ka ng Lord from glory to glory. Hindi yung from glory, pababa, 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 pababa. Oh. Hindi, dapat ganun. Dapat to glory to glory. Amen? Ang iba sa atin, naging liko-liko ang buhay. Kasi bakit? Mas na priority yung mga trabaho. But hindi naman kasi lahat din. Ang pagka-disciple mo, it costs so much. You have to pay the price. Amen? Totoo po yan. Ang buhay mo, pinanganak ka pa lang ng Diyos, inordain ka na ng Lord para sa task na to, na balang araw. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito, klasin nyo kung ano ang vision ng Lord sa buhay nyo. Para alam nyo pagdating, ay, ito na pala yung vision na yun ng buhay ko na pinulpil ng Lord. Pero mo ako, nakita ko yung vision na yun. 31 years old lang ako. Magsi-65 na ako ngayon. Saka ako na-realize, ito na na-fulfill na ng Lord yung vision na yun sa buhay ko. Amen? So, sabi dyan, we got to be disciplined. So, paano mo i-discipline ang sarili mo? Denial of self doing what God say. Amen? Ito yung pinapagawa sa inyo ng Diyos. Hindi yan. Amen? Pahalagahan ninyo kung ano ang tinalaga sa inyo. Saan ka tinawag? Sa iglesia nito, naging ano ka? Saan ka tinawag ng Lord dito? Praise and worship team? Pastora? Leaders? Deacon? Dancer? Pahalagahan ninyo yung purpose ng pagkatawag sa inyo dahil hindi ang tao ang namili sa inyo. Ang Lord. Bata ka pa, nakasulat na yan. Na ikaw sa pagdating mo ng edad na ganito, magiging song leader ka, magiging backup ka, magiging dancer ka. Hindi yan aksidente. Kaya ang iba sa inyo mga dancer minsan, pag wala na kayong Bible reading, wala na kayo sa panalangin, hindi na kayo nagsiservice, bumabalik kayo sa sanlibutan. Inaagaw kayo ng sanlibutan. Nakakalimutan ninyo may plano ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya gusto ng Lord, hindi lang kayo followers, hindi lang kayo believers. You have to be a disciple. Amen? Ba't ang mga disciple? Talagang, sabi nga ni Pastora Marianne, kung gusto mo maging anointed na isang lingkod ng Diyos, maging tapat ka sa Diyos sa lahat ng bagay. Kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos, yun dapat ang unahin mo. Bakit? Tinitest ka niya sa trabaho mo? Diba? Ang iba? Ah, okay lang yan. Kahit mabuti ngayon, wala akong charge ngayon kasi ang day off ko iba na eh. Oh, wala ka ng joy. Para manalangin na, Lord, bigyan mo ako ng linggo! Dahil kailangan kita sa buhay ko. Pero nung wala ka pang trabaho, nandito ka lagi sa church. Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Nung nagkatrabaho ka, nakalimutan mo na si Jesus. Mas pinahalagahan mo, darating ang panahon, kukunin din yan sa iyo ng Diyos. Marunong ang Diyos mag-isip. Iba ang kanyang paraan at iba ang kanyang pag-iisip sa pag-iisip natin. Kaya minsan, di ba? Ang tao, kagaya ng ang testimony ko, isa sa testimony ko yung papa nila. Ang papa nila, noon naging Kristiyano na siya, parang naging backslider nung galing na siya abroad. Kaya, yung trabaho niya dito, kung tutuusin, ha? Malaking pasalamat muna dapat sa Lord yun na hindi nakita ng asawa ko eh. Kasi bumalik siya sa sanlibutan eh. Ang trabaho niya, teacher siya sa ano nga yung school, Marian? St. Paul College. Sa Conservatory of Music. Naging music director siya, professor siya sa Yamaha School of Music. Then, tumutugtog pa siya sa mga 5-star restaurant o hotel. Pero hindi niya yun na-appreciate.
You know what? Kailangan niya pa ng pera. Malaking kita. Kaya, nung binubuntis ko yan si Gina. Sino ba? Si Dindin na. Si Dindin na yung binubuntis ko. Gusto niya nang ipalaglag. Ayaw niya na ng malaking pamilya. But you know what? Pinaglaban ko yan si Badin. Ang prayer ko sa asawa ko, Lord, ibigay mo yung gusto niya, Panginoon, please naman, na hindi naman mamatay ang anak ko na binubuntis ko. Ayokong magkasala. Kasi Christian ako nun eh. Alam nyo, nagkaroon ng audition ang New World Hotel. So yung nakakita ng New World Hotel sa Makati, a big hotel, 5-star hotel ang New World Hotel sa Makati. Nag-audition siya. 200 sila na nag-audition. Tapos pagdating sa bahay, sabi niya, shit. Dami niyang reklamo. Sabi niya, ang gagaling ng mga nag-audition. Ang gaganda ng mga outfit nila. Ako, ang Amerikana ko, bitin, ganito. Dami niyang reklamo. Puro siya, ano-ano. Pero alam mo, ako tahimik lang. Sabi ko, Lord, ginagrant ko na yan, Lord, ah, na siya ang pipiliin na makuha niya yung trabaho na ito para matahimik siya. At huwag na kaming mag-away at kulitin ako. Yun, inano ko talaga sa Lord yun, iniyak ko. After 3 days lang, pinatawag siya ng hotel. Out of 200, isa lang siya ang napili. At alam niyo kung magkano ang sweldo that time? 2000, ano na ba si Dindin? 1994, ko siya ibinubuntis. 1994, ang 1,000 sa isang araw nakita, malaki na yan. Kahit ngayon, di ba? Ganun ang sweldo niya. 1,000 a day, 4 hours lang siyang tutugtog sa hotel. Sa isang suite doon na napakaganda, sa dine-in. Yung mga sosyal na nanagdadayo. Nakita mo yun? Yun yung favor na una-unang nakita ko nung sinabi ng Lord, maging tapat ka sa tithes mo. In the book of Haggai, nilakaran namin kaya sa mga anak ko, tinuro ko yan sa kanila na nagsilaki na sila. Kayo binibigyan kayo ni Papa nyo ng allowance dahil malaki kumita ang asawa ko. Totoo yan. Ang lakas ng kumita. Tapos ang dami ko pang racket that time nung pinanganak ko na si Dindin. Dami kong racket, dami kong negosyo. Lagi kami shopping. Pero nung na-born again ako na totoo, na wala na yung mga ganun-ganun desire sa sobra. But you know what? Miracles happen. Kasi bakit? Pangako ko yun sa Diyos. Lord, kahit ano pang pagsubok, kahit ano pang darating, hindi ako magsistrength. At totoo po yan, pinanindigan ko, tumayo ako na napakadami naming trial sa buhay na mag-asawa. Dumating kami sa punto na talagang baba ang ano. But you know what? Miracles happen. Pinapaganda ng Diyos ang buhay ninyo. Amen? Si Eddie, hindi niya sukat akalain yun eh. Naging bread and butter niya, kaya nakapag-college siya ng mga anak ko, nakapag-private school sila. That time, may mga service sila. Si Marian, lalo na, social yan. Hindi yan nag-ano sa, minsan lang yan nag-public school eh, grade 2 yata o grade 3. Tapos hanggang sa nag-ano na siya, nag-graduate ng college, puro private. Kung paano, kaya sabi ko sa inyo, kayo ng mga kabataan, maaga kayo tinawag ng Lord, maglingkod kayo. Darating ang panahon na papapalain ng Diyos ang inyong mga buhay. Lakaran niyo kung ano yung vision na binigay sa inyo. It paid a price to be a disciple of Jesus. Amen? You have to trust God na kahit magwindang-windang pa ang buhay ninyo, darating ang panahon, makikita niyo kung gaano kabig ang miracle ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Palakpakan nga natin ng Diyos. Hallelujah. The denial of oneself doing what God say. Embrace your suffering. Ano nakita nyo? I-embrace nyo yung mga suffering ninyo dahil yun ang magpapatatag sa inyo. Hindi yung pag naghihirap na kayo, ay nako, kung kailan na born again ako, bakit naging ganito ang buhay ko? Alam nyo bang dumanas ako ng persecution? Ang dami! Mga kapitbahay ko, sinichismis nila ako. Yan, si Mercy, tingnan mo naghihirap buhay nila. Kasi nagpunta sa ibang reliyon eh.
Yun ang pagkakaintindi nila. Totoo yun. Ba't ako hindi? Nung naborn naging ako, nang tuloy-tuloy, inalagaan ako ng Diyos. Minulat niya ang mata ko na kahit anong mangyari, hindi ko sinisi ang Lord sa buhay ko. Yung vision ng church, ang pagkawasak ng Christ the Center, na-vision ko yan bago pa nangyari. Nagkatotoo, pati yung sa buhay ni Pastor Ariel. Saka ko na lang sinabi sa kanya, sabi niya, ba't hindi mo sinabi sa akin noon? Kasi tanga-tanga pa ako noon. Nakikinapakita pala ng Lord yung vision na yan. Hindi ko malang na-reveal. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, maaga kayo naturuan dito sa church, so isulat ninyo, i-reveal ninyo, ipa-interpret ninyo sa marurunong para lakaran ninyo. Kagaya ko, tatanga-tanga ako, dapat napag-pray namin yun para hindi nagkaganon. Pero it will prevail. Kasi pinakita sa vision na hindi magsisinungaling ang Diyos. Amen. Hindi niya babaguhin yan. Amen. Ang vision na yan. Kung ang tao ay lumuhod at ano, nagbibigay siya ng favor. Di ba, Pastora? It's true. Amen? Amen. Hallelujah. So sabi diyan, you have a cross to be carried when you are a disciple of the living God. So carry your own cross. Si Jesus mabigat yung cross. Ha? Na pinasan niya. Bakit? Ilahat ng kasalanan natin, pinasan niya eh. Diba? Di kayo, ilang kasalanan ba ang pinapasan ninyo? Diba? So carry your own cross. Maging matatag, maging strong. Amen? So you have a cross to be carried when you are a disciple of the living God. Super anointed, segregate from the life of only the followers or believers. So ang mga anointed, sinisegregate yan sa buhay ng mga followers at mga believers lang. Magiging true disciple talaga kayo ni Jesus. Bakit? Makikita nyo naman eh. Ang disciple ni Jesus ay napaka-anointed. Tingnan mo si Pastora. Si Pastora ba nag-aral? Oh, ilang camp na natin na walang nag-aano? Walang nag-lelehans, walang nag-i-impart. Pero nung kapanahonan ni Pastora, inosente pa siya noon. Lagi lang siya namin, Pastora, di ba? Sabi ng Lord, binibigyan tayo ng kapangyarihan kapag tayo'y humble lang, tapos manalangin at magtiwala ka lang sa Diyos. Tapos kung ano sinasabi sa inyo ng mga senior pastor, sundin mo lang, nasa likod mo kami. Sa likod niya kami, nag-i-intercede. And the power of God anoint. Totoo po yan. Nung inordain kami as mga deacon, di ba, binuhusan tayo ng langis. Nung unang araw na yun, pinag-lay hands kami. Na, pati ako na-amaze din kasi yung mga nililihas ko, hindi ko nga sila tinatags eh. Pero mga na-slain. Tapos yung mga member ng World of Faith, Alaminos at Manila, at mga namimili sila kung saan sila mapunta para magpalehans. Tapos sabi ko, naku Lord, basta ikaw nang kikilos, Panginoon, basta task namin to, binigay sa amin, gagawin ko lang yung pinapagawa. And the power of God at ang Diyos po ay gumawa. Amen. Nag-baptize ng ano. Hindi naman kasi galing sa amin yun eh. Anointing yun na pinagkaloob sa iyo ng Diyos na i-impart mo rin sa iba. That's why kapag nag-impart ka, no? Maayos dapat ang karakter mo. Hindi ka maldita. Mapagkumbaba ka dapat. Kasi kapag nakikita nilang karakter mo mali, walang magpapalihan sa'yo. Matatakot sila. Baka ma-impart sa kanila kasi, di ba? Kung may problema ka na, Pastora, huwag kang maglihans-lihans. Kasi baka yung stress mo at ano, mapunta pa sa iba. Amen. You have to be careful. You have to have wisdom, knowledge. From the living God, binabasa natin ang Bible. Ano ba yan? Bakit naglilihans? Bakit nag-i-impart? Ano ang purpose niyan? Dapat alam mo ang ginagawa mo. Hindi yung basta ka lang ng basta. Amen? Super anointed, segregate from the life of only the followers or believer. True disciples are the one
who are spiritually equipped. No. And signs and wonders follows in their ministry. Nakita mo yon? Ako natutuwa, ako naranasan ko ng spiritual breakthrough sa pagiging song leader. Di ba? Nai-impart na namin ng personal worship sa congregation natin. Why? Ang congregation natin, worshiper eh. Pag sinabi ko na, worship the Lord Church! The Spirit is moving. Di ba? Nag-i-eager din kayo? Kaya yun yung maganda. Alam mo kung bakit? Kasi one spirit tayo eh. One body. Ano yung tinulong ni Pastora kanina? Sabi ng Bible, di ba? The name of the Lord is ano? A strong tower. The righteous run into it and they are safe. Ano yun? Ano yung strong tower na yun? Na may pangalan ni Kristo. The church. The name of the Lord is a strong tower. That's why yung mga vision sa church, yung mga disciple ng Jesus, builder tayo. Kabilang kayo dapat mag-build ng church. Nakita nyo ba ang tower ng satellite, ng internet? Bakit napakataas? Yan yung nabibigay ng signal sa mga telepono ninyo, sa mga ano ni, pag walang tower, wala kayong internet. Amen? So, ang tower na yan, ang church, ibig sabihin yan, may communication siya sa heaven. Amen. Kaya strong tower siya. The name of the Lord. Saan nyo makikita yun? Nasa Proverbs yun, Pastora, no? Oh, saan ba yun? Nasa, parang sinulat ko yung kanina. Proverbs 18:10, pakilagay din. Proverbs 18:10. Yan o, kita nyo? The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are protected. Nakita mo? Kaya mahalaga sa Christian na ano? May iglesia ka na inaatinan. Dahil protektado ka, may covering ka. Yan yung kahalagaan kung bakit may church. Huwag kang tipaklong na talong ng talong kung saan ka umaatin. May hapagkainan ka na ibinigay ng Lord doon ka dapat. Yes, yes. Hindi ka dapat kung saan-saan. Saan ka magpapalakas? Ito yun. Binibuild natin ang the name of the Lord is a strong tower. That's the church. The tower. Kaya ka may covering. Ano ka? Mag-aalagwa ka dyan? Aalis ka? Hindi ibig sabihin yun na ang Diyos na sinasamba nila dun. Iba sa Diyos ang sinasamba natin. But you know what? Christian, kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka mangugat. Amen? Yeah. Magkaroon ka ng loyalty sa iglesia na nag-alaga sa spiritual yes. life mo. Yes, yes, yes. Amen? Dahil darating ang panahon kung ano yung pakiramdam mo na nagtampo ka dito, mangyayari uli yan doon sa'yo. Ipaparanas uli yan sa'yo ng Diyos. Taglay mo yun eh. Yes! Kasi bakit? Para kang suwail na tumalikod. Rebellious. Ganon kasimple yun. Intindihin ninyo ang salita ng Diyos kapag kayo'y nagbabasa ng Bible. Sabi ng Lord, ang way ng Lord ang susundin ninyo, hindi yung kagustuhan nyo. Oh. Gusto ba ng Lord na magpawardi-wardi ka? O saan ka? Ah, sa susunod na linggo, doon ako sa The Harvest. Sa susunod na linggo, doon naman ako sa Shepherd. Sa susunod na linggo, doon naman ako sa kung saan church. Kaya mo yun? Wala kang covering. Amen? Dahil ang ulo ng church ay si Kristo. Yes. Ang pangalan niya ay Jesus. Jesus. Yeah? Jesus is the name. Tinan mo? Itong kanta na ito, powerful song yan. Kung mini-meditate nyo yan at pinapakanta ninyo, sigurado magmamanifest. Then, oh, di ba? Oh, the Lord is my tower. Pero yung iba dyan, oh, the Lord. Kasi may mga problema eh. Nakalimutan nila declaration yan, no?
For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works. O bakit hindi mo kaya i-tear down yung mga pakiramdam mo na tampo-tampo, mga inis-inis, mga stress-stress ko, no, mga kung ano. Bakit hindi mo kaya yan? Back up! Alalahanin nyo yung mga kinakanta ninyo. Word of God yan, nakalimutan ninyo. Akala nila basta lang sila kumakanta. Malalaman nyo yan pag tumagal na kayo na song leader. Kapag nag-meditate ka ng kanta ng Lord, magmamanifest yan bawat bigkas ng bibig ninyo. Magmamanifest yan. Amen? Dahil salita siya ng Diyos eh. Amen? True disciples are the one who are spiritually equipped. So, kailangan ninyo mag-Bible study. Kailangan ninyo umaten na mga prayer meeting. Amen? Kailangan ninyo mag-search. Paano ka ma-equip spiritually? Paano ka maging disciple? Kung sa prayer meeting lang, hindi mo kaya atinag, saglit lang tayo dito, may merienda pa. Kaya mo yun? Diba? Tayo lang yung super dito na ano, yung iba, wala naman pa merienda eh. Pero tayo, parang pinagpala ng Lord ang church natin para saka dito, yung parang yung isang pamilya tayo, hindi na tayo nahihiya, diba? Hindi ko umatin ka sa ibang church. Parang doon ka na lang sa gilid. Dito hindi. Parang tahanan mo, the house of prayer. Amen? Kampante ang loob mo. Amen? True disciples are the one who are spiritually equipped and signs and wonders follows in their ministry. Yes. Oh, nakita niyo yan? Kailangan ganun. Proverbs 8:10, the name of the Lord is a strong tower. Building the tower of salvation. Tower that can connect to heaven. Amen. Building a church that give protection. No, hindi nangangaway na mga kapatiran. Hindi nilalaglag. Amen? Hindi chinichismis. Yes, bawal yun. Dapat nagmamahalan. Yes. No? Yung hindi kinikriticize. Kung may opinion ka, pwede kayo mag-usap. Why not? Diba? Mahinahon lang. Yes. Mahinahon lang. At disiplinahin natin ang ating sarili. Mahalaga yun eh, yung discipline. Building the tower of salvation. So, anong dala natin dito? Ha? Salvation. Yan ang inaano ng church. Tower that can connect to heaven. Yes. Nakita mo? Bumababa ang presensya, bumababa si Lord, naglalakad dito, oh. Nahanap tayo. Alam mo, nakasmile siya kanina habang nagpipraise and worship tayo. Tapos nililift up niya tayo. At baka ganda, di ba? Tapos, pag ang sinabi ng Holy Spirit sa atin, taas niyo mga kamay ninyo. God is moving. May inaabot ang Lord sa inyo kanina. Sino nagtaas ng kamay kanina? Taas ang kamay. Dalawa kamay. O, nakita mo? May inabot sa inyo ang Lord o kanina. Dabi. Makita niyo yon? Kaya pag sinabi ng song leader, hindi mo kinakilabutan ako, o. Sinabi lang yun ang Holy Spirit na sinabi ko lang. Tinan mo yung isang espiritu natin, nakikita ni Kring, may inaabot si Lord sa inyo. Kaya pag sinabi ng song leader, sing him a new song, worship the Lord, dapat mo ginagawa. Pag sinabi ng song leader na lift up your holy hands, may ibig sabihin yan. Lalo na kapag nag-ministering na kagaya kanina. Ministerial na yun. Wala ako sa sarili ko. The Holy Spirit lives. Hindi ko na nga alam kung ano mga sinabi ko kanina eh. At naramdaman ko yung ano, yung tiyamsik na parang hamog. Bumaba siguro yung siluit clouds. Wala na sinabi mo. Naligo ka kasi naman te. Te, nagwisik-wisik. Ron, ano yung nabisyon mo, Ron? Nagwisik-wisik daw. Oh, nakita ni Ron yung dove. Nakita niyo yun? That's the Holy Spirit. Symbol ng Holy Spirit. Nakita niyo ba yun? So sabi dyan, and find covering into their life. Nakita mo yun? So anong binibigay ng church? Find covering sa inyong mga buhay. Amen?
An army that can fight in a difficult battle. Ito na to. Ang mga disciple ni Jesus, kapag panahon na may mga difficulties, hindi tayo dapat umurong at matakot. May problema ang church? Sugot lang! Eh, yung iba, na-strike ka agad eh. Hindi na ako mag-church. Ang gulo sa church. Ang ganito, ang ganun. Wala akong pabasa. Ay, hindi. Alam nyo, nilakaran ko talaga yung vision ng church. Kahit na sometimes, sabi ko sa mga anak ko, huwag na nga tayong matin sa church na yan. Iwan na natin yung church na yan. Maghanap na tayo ng bagong church. Ang gulo-gulo ng church natin, hindi nagmamature. Sometimes, gumaganon din ako. But you know what? Binabalikan ko yung vision ko. In the book of Haggai, that you are the part in building the church. Kaya hindi ko ginawa. Napakadami na naging problema ng church na ito. Halos mawala na siya. But, pinabayaan ba tayo at iniwanan ng Diyos Pastora? Diba hindi? Walang bahay sa bahay. Bukas yung bahay ko dati. Taon. Kaya pinapala kami ng Lord eh. Sister Lydia, Sister Mati, bahay nila, bahay ni Dennis, na kahit ganun na, mabuti nga may bubong eh. Eh si Jesus Christ sa mga ilalim lang nga ng puno eh. Sa mga bukid-bukid lang nga, sa tabi lang nga ng mga ilog, sila nangangaral dati. Nakita mo yun, di ba? But signs and wonders follows in his ministry. Ngayon dito, aircon po eh. Diba? Tayo kahit saan tayo. Tingnan mo, in-improve ng Lord ang bahay-sambahan natin. Dati ang init-init. Diba? Pero ngayon, naranasan na natin yung lamig. Siyempre. Convenyente na tayo. Amen? And find an army that can fight in a difficult battle. Yes. Amen? So mga army po tayo ng Diyos. Yes. Kung may battle man, we have to be a warrior. No, we have to be a watchman. Sa panalangin. Amen. Yan ang prayer meeting natin. Ang saya, ang ganda. No, kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Amen. A disciple that can communicate to heaven. A disciple that dedicate himself to prayer and fasting on the word of God to navigate to heaven. So, ano ang purpose ng prayer ang fasting nyo? Para mahihingin kayo ng bunga-bunga sa Lord? Mahihingin ako, mag-prayer ang fasting ako kasi gusto ko magka-coach eh. Mali. Amen? Mag-prayer ang fasting ka para ihanda ang sarili mo sa battle. Amen? I-prepare ang spiritual life ninyo. Amen? Sabi niya ni Kring, nakita niya kami. Nakita niyang the eye of the providence, may nire-rebuke kami. Sabi ko nga, ano kaya yung nire-rebuke natin? Bakit may eye of the providence? The eye of the providence is a special divine care ng Lord. Protection ng Diyos. Nangalaga yun. Sa buhay, kapangyarihan ng Lord, nakalagaan ka. Ibig sabihin, siguro, sabi ko nga, baka may task na darating. Yes. Ano, di ba no? Meron. Makikidigma ka, battle. Diba, kung may napossess dyan, uurong ka? Ay, hindi. Ayoko niyan. Baka mag-transfer sa akin. Laban. O hindi ka handa. Amen? Kailangan ready ka lagi. Amen? Matuto kang mag-discern sa taong addict at ang taong napossess. Amen? Kasi may kapatiran kami dati. Pero mo, ang dami namin pumunta sa bahay nila. Para ipag-pray lang. Binding, binding. Sabi ko, wala na nga tayong pinabind. Tapos sabi, usap kami ni Sister M. Sister M, wala na nga tayong pinabind. Para wala naman siyang espiritu na dapat natin ibabind. Sabi naman ni Sister M, na-discern mo rin. Sabi ko, oo. Pare-pareho ang espiritu natin eh. Kausapin mo yung kapatid. Yun pala, nakasyabo. Nakita mo yun? Kaya kung ano-anong nasabi niya, nakakala nila na possess. Nakita mo yun? Dapat may wisdom. May Holy Spirit. Na nagka-counsel, nag-guide at nag-lead sa'yo sa dapat mong gawin. Amen? Ganun yun. Alam nyo bang pag tayo dito sa pulpito, wala kang Espiritu ng Diyos, wala kang kagalakan mag-share.
Wala kang wisdom ba para mapulot man lang nila. Hindi magre-rema ang salita ninyo. Amen. Sa kanila. Amen? Tama hindi. Amen. Amen? Dapat may natutunan tayo lagi. Amen? Disciple that dedicate himself to prayer and fasting on the word of God to navigate to heaven. So let's open our Bible in Luke 26 ulit din 14:26. Okay, basta. And Acts 5:32. So balikan natin yung unang pinabasa ko sa inyo. If anyone comes to me and that does not hate his own father and mother, wife and children, brothers and sister, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Amen. Si hindi naman ibig sabihin yun, iwan mo na at labas ng ani ng magulang mo. Amen? Hindi yun, ganun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, huwag mo siya masyado pahalagahan kisa sa Diyos na tumawag sa iyo. Tinan mo nga si Pastor Ariel. Pastor Ariel, ayaw-ayaw ng nanay niya yan. Dahil bakit? Seaman yan. Nung tinawag siya ng Lord. Seaman siya, malakas siya kumita. Breadwinner siya ng pamilya nila. Nagalit ang nanay niya. Dahil bakit? Iiwan niya ang pagiging ano niya, seaman. Eh, sabi ni Pastor, nabili ko na kayo ng bahay, lupa, ng sasakyan, ng ganito. Magpapastor na ako dahil tinawag na ako. Ba't hindi ibig sabihin yung nilapastangan niya na ang nanay niya? Yun yung ibig sabihin na iniwan mo. For the sake of the gospel of God. So sabi sa Acts 32, we are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Tagalogin mo ba din? Amen? Acts 5:32. Para mas maintindihan ninyo. Ano sabi diyan? At kami mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Kung kayo nagtatalima sa Diyos, meron kayong Holy Spirit, so hindi kayo dapat matakot. Hindi kayo magiging mangmang, at hindi rin kayo kayang tumbahin ng kaaway. Amen? Magiging matatag kayo. Embrace your suffering. May suffering talaga ang mundo eh. Amen? Amen. May mga Kristiyanong na COVID. Pero gumaling naman sila eh. Yes. Amen? Kasi bakit? May Diyos tayo eh. Inaalaw ng Lord sa atin na ang buhay natin ay nagiging ganyan. So huwag kang magreklamo. Kasi ang daming naging Kristiyan na Kristiyano na tumalikod pa eh. Bumalik sila uli sa mundo. Hindi, ang hirap magpakabuti eh. Ito yung trabaho ko eh. Kailangan ko magtinda ng sigarilyo. Kailangan, tama si Brother Dudong. Inalis niya sa pagtitinda ng sigarilyo. Kasi bakit? In Jesus' name. Sister Rosette, di ba? Oh. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, may mga sigarilyo kasi yan. At yan what? Inamoron ron. Di ba ang naipon ng tatay mo? Sana punta yun. Ngayon, kulang pa sa pagpapagamot niya. Tama, hindi. Ang sakit niya ngayon. Kung hindi sa tutulungan ng anak niya, sino magpapagamot sa kanya? Yung inipon niya na pera, kulang pa. Barya? Nakita mo yun? Hindi, kahit barya, nakalikom siya nung malaki. But you know what? Kung naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka magiging ganun. Ang inimpok mo na pera, pupunta yun sa maganda. Hindi siya masasayang. Ang dami dyan. Tao, ang kapitbahay ko lang nga, sabi niya, bilo mo nanay ko, nagsakripisyo yan. Ang tagal yan sa US, Ate Mercy. Halos napabayaan kami. Nagsilaki na lang kami, naging professional. Puro lang pera padala. O ngayon, sabi niya, kulang pa yung pera niya na inumpok dahil may sakit siya sa atay. Hanggang sa namatay. Nakita mo yun? Sometimes tayo mga magulang, ganun eh. Dumating din ako sa punto na ganyan. Gusto ko mag-abroad, naiinggit ako sa mga, siyempre, mga kapatid nila, papa nila, mga pinsan nila, naawa ako minsan sa mga anak ko. Nanghihiram ng short, na ano, tapos babawian ng lola nila. Lola nila may pagkamaldita pa dati. Siyempre, masakit sa kalooban. Mas mahal niya yung apo niyang mayayaman, yung mga ganun.
Yung surname nila ni Gina, hindi ko talaga makalimutan yun. Tapos si Maria na inalagaan ko ang buhok na napakaganda, natural. Bigla na lang pinagupitan ng kapatid ng tatay niya na wala man lang kasabi-sabi. Parang wala bang respeto. Why? Mayayaman kasi sila eh. Tumutulong sila, nagbibigay, na gano'n. Sa isip ko lang, darating din ang panahon. Nababaliktad ang mundo. Ngayon, tingnan niyo sila, Marian. Di sila nangihiram ng short, namimigay sila ng short. Hindi, di ba, tayo mga Kristiyano, pag pinagpala ka ng Lord, hindi ka namang nangihiram, ikaw na mamimigay. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. May natutunan pa tayo ngayong hapon. Amen. So tayo po'y manalangin, mag-grouping sa tayo. Salamat Panginoon sa iyong buhay na salita. Dalangin ko, Ama. Ito'y magrema sa puso at isipan ng iyong mga anak sa hapong ito. At salamat sa iyong pangungusap. I give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, we pray. Amen.